January na ngayon, di ba? Mm. O next week, prelims na. Tapos busy lahat ng tao sa pag-aaral at exams. Wala makikipaglamay at makikipaglibing sa'yo nun. Pareho nang may asawang ate at kuya niya. Yun lang alam ko tungkol kay Jenny, ah. Yun lang. Himala ng mga himala! May nag-text ng sagot! Sapi na naman to. Problema na nga itong physics eh. Mr. Villalobos, take your cellphone away! Exams na, nagte-text ka pa! Ma'am, hindi naman po ako nag-cheat eh. Alam nga naman mag-cheat ka pa! Eh, open notes na nga! Open books, open table, at kung ano pang gusto mong i-open! Sorry, ma'am. Sorry ka dyan. Storm tuloy. Time's up! Pass your paper! Faster! Bahala na si Batman. Dude, buwang puno yung papel mo, ah. Alam mo, walang problema kung pupunuin lang. Ang problema ko, kung tama yung nilagay ko dun. Ay, naku, pahambol ka pa. Alam mo, kahit hindi ka naman nagde-review, pumapasa ka pa rin, eh. Aba, magaling lang akong mangulat at sumamba. So, what's your answer to problem number 6? Hindi ko na matandaan eh. Ano namang silbi kahit matandaan ko? So ano, dude? Kailan ang best day para mag-suicide? Pwedeng huminga muna. Ano yan, suhol? Sige na, dude. Kung hindi pa enough to sa'yo, sabihin mo lang. January na ngayon, di ba? Mm. O next week, prelims na. Tapos busy lahat ng tao sa pag-aaral at exams. Walang makikipaglamay at makikipaglibing sa'yo nun. February kaya? February? Abala lahat sa Valentine's. Malamang yung bulaklak na ialay sa lamay mo, recycled galing sa shota ng mga nakipaglamay. Pag March Fire Prevention Month, pero lagi may sunog. Saka malapit na graduation, kabi-kabi lang graduation at closing party. April, mahal na araw. Napangit naman na sumusunod sa karo mo mga kristo-kristuhan. Basa ng kanilang cruz-cruzan at pinapalo ng mga huju-hujuhan. May, pangit. May 1 pa lang, rally na. June, lalong hindi bebenta ang senti-suicide. Traffic dahil pasukan tsaka Independence Day. Eh, July. Pangit mamatay ng July Nutrition Month. Eh, ano naman ko Nutrition Month? Alam mo, malamang ang libing mo nun. Marami kang mga kasalubong ng nursery at prep. Tapos may dala silang karatula na nakalagay, kumain ng gulay, hahaba ang buhay. Ang kalusugan ay kayamanan ng bayan. Gusto mo nun? Parang ang kinakansawan nun. August. Buwan ng wika. Tag-ulan. September kaya? Ay, commemoration ng Marshall Law. Maraming nagra-rally. Maantala yung libing mo. O sige, October na lang. October? Ano ka ba? Finals yun. Mga matsyempo ka ba sa kalagitnaan ng October? O, same break yun. Nasa probinsya lahat ng classmates natin. O, mo sabihin November. Undas. Pagagaling lang ng mga tao sa cemetery, pababalikin mo na naman. Siyempre, hindi rin pwedeng December. Tama! Ang saya-saya ng mga tao eh. Palulungkotin mo. Kinjoy ka. So? Pag-iisipan ko pa, bigyan mo ako ng ilang araw. Dude, thought you stopped me from committing suicide, yun pala.
bakit ganito na naman ang tema ng ating binasa sa ngayon? Palagay ninyo, yan ay dahil late ka na naman, Mr. Villalobos! Sorry, ma'am. I do not have time for your explanation. Sit down. Sit down! Apo. Now, and as I was saying, sa short story na binasa natin ngayon, ang bida na naman ay lalaki. And why so? Dahil karamihan ng mga writers ng Pilipinas ay lalaki! That's why we have to have a feminist point of view para naman ma-expose natin ang bias ng ating literature laban sa mga kababaihan. Hi, Miss Literary Criticism. Think of women. Miss Litcrit pala. Lalaki na naman ang may kasalanan. Ilan mo mawala sa usong feminista? Kulang nila? Kailan pa magiging bida ang babae? Sorry kahapon, ha? Bakit feeling mo na-hurt ako? Hindi ba? Kapal mo? Ano, saan ka magla-lunch? Hindi ko pa alam. Pinag-iinit mo na naman ulo ko eh. What do you mean hindi mo alam? Eh kasi hindi ko pa alam kung saan ko kakainin yung baon ko. Yak. Ano to? Ang tawag dyan? Pagkain. Sinusubo sa bibig, ninunguya, at nilulunok. Ngayon, baon mo. Bakit? Sa planeta niyo ba walang daing na bisugo? Gago. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama.